Mataas ba yung annual increase? Bakit hindi ka nag-apply sa ibang company na may mas mataas na offer na sahod? O ano na yung mga naipondar mo? For today's video, dumayo tayo dito sa Pampanga para malaman kung malaki nga ba ang sahod ng mga call center agents dito. Nag-interview kami ng mga random agents and tinanong namin sila kung meron ba silang incentives and allowances sa mga company nila. Kaya tara, makichika na tayo sa ating mga bayaning puyat na nandito sa Pampanga. Ano ka nakatagal sa BPO industry? 7 years. 1 year and 6 months. 11 months. Almost 3 years. 5. 4 years. 2 years na. 5th month, I guess. 3 years. 1 year and 10 months. 12 years now. 6 years. 1 month actually. Magto 2 months pa lang. Anong account yung hawak mo? Healthcare clients. Travel account. A travel account. Sales account. Auto loan account. A collection account. Travel account. Kamusta ba yung salary working in a BPO industry? It is decent for the most Filipino compared sa mga other industry, which is the BPO is the top paying job, I do believe. For me, it's giving naman compared dun sa mga previous jobs ko, especially I'm graduate of education. So to tell you honestly, being in an education field, sobrang baba talaga ng sahod. So BPO is kind of giving naman. I guess mabubuhay ka niya dito sa Pilipinas. I think okay. Para sa akin, kasi nasusustain niya yung like expenses ko, not only everyday, but yung mga monthly expenses. And may nasa-save na din. Ayun din, parang more uncompetitive siya sa lahat ng industry, which is, masusurprise ka. Akala mo, BPO lang, but if you work and try this kind of industry, mabibigla ka sa makukuha mo. So, paano yung surprise? Wow. Well, if I'm going to rate it out to 10, it's 8 out of 10. Kasi yung salary ko sa trabaho ngayon is actually a big help sa sarili ko, lalong-lalo na sa pamilya ko. I'm able to provide what we need and hoping to provide as well what we want. Actually, to be honest, surprising. Kesa sa past job ko dati, which is yun nga sabi ng colleague ko, kaya niya sabayan yung ibang jobs or employees. So, at the same time, yung masusustain niya yung healing your inner child. expenses mo. Paano naman yung surprise para kay sir? Magkano yung starting salary niyo from your first BPO experience? I started 18,000 for basic salary. And if you're going to compute it, that's 115 per hour. 17,000. Lamang siyang 500 kasi nakapag-ano siya. Nakapag-dispute siya, ako hindi. I started 2015 pa kasi, so around 13,000. I guess kung 2024 na ngayon, talagang kayang-kaya na talagang bumuhay, right? It range around 15,000, but we do have annual increase. In a monthly basis, magkano yung naiipon mo sa call center agent? Siguro mga 9 to 10 lang, kasi marami rin gastos sa bahay, tsaka sa lala, naka-car din, ganun. Less than 20,000 monthly. Okay, that's good. So, okay na ba sa'yo na sa savings per month? Sa age ko po, that's okay. Wala. Okay, ubos. Sir. Okay. Oh, nagastos din kasi ako. Pero meron namang nasa-save. Like, siguro every cut-off, nasa 2,000, ganyan. I see. Tapos yung 2,000 saan napupunta? Nagsa-save ako for business. Ako, ang rule ko in terms of saving, I follow the 50, 25, and 10%. So, 50% is from my savings, 20% sa personal expenses, 10% is for my utility bills. Yeah, me too. So, technically, yung ano lang naman namin, gastos namin is, ayan, si Coffee and you, yung mga kape-kape. But yeah, nonetheless, it's the 50, 20, 30 rather. So, parang we just need to, you know, to weigh things out when it comes to wants and needs. Ano-ano yung mga allowances na meron kayo sa company? HMO naman, na included. Tapos, rice allowance, meal allowance, wash allowance. So yun, pag agent, around 3,000 to 4,000 yung additional on top of the basic pay. Allowance 1,500, but it depends. Clothes, rice, transportation. Iba merong meds medication. And also, insurance, health insurance. By the way, magkano ang non-taxable allowance ninyo? 13 plus. I think that's 12,000.
18,500. Okay, medyo malaki-laki yun. And all goods ka na ba as of this moment na nagtatrabaho as a call center agent sa Philippines? Hindi ko pa masabing like all 100% goods kasi wala naman akong family na need kong mag-provide. Pero kung wala ka talagang pamilya, goods siya. Pero karamihan kasi siya for mababa na yun compared sa ibang work. So 50-50. Depends sa situation. In a year, I think that's around 140,000. Probably around 40,000, yeah. Bakit hindi ka nag-apply sa ibang company na may mas mataas na offer na sahod? I believe it's because of the company itself then. It's not because of the salary. It's also you need to prioritize your mental health being. And here in iCor, naaalagaan ko naman yung mental health ko. So hindi ko iniisip yung mas mataas na offer if toxic din kasi I've been with a toxic company kahit na mataas yung offer. Actually, I was planning this year. Pero ngayon kasi, it depends kasi sa environment eh, kung ano yung nag-hold back sa'yo to stay in the company. Pero this year talaga plano ko and yun nga, one of the parang basis ko is yung salary. So regardless kahit chill lang sa work, if mababa yung sahod, i-consider mo na talaga lumipat. So yun. Ako kasi is, I have been working sa company ko for 8 years na. I'm more into stability and career development. Exactly. Kasi sometimes it's not the salary itself na fina-focus namin. It's the company itself, yung mga environment namin, yung mga bosses and everything. So, yeah. Magkano or mataas ba yung annual increase? Yeah. Right now, if I'm going to disclose my salary, nasa ano na siya, 28. So from 18,000, nasa 28 na yung basic ko. Oo. Versus sa first industry ng BPO na pinamas malaking. Loud and proud. Same din, taas na compare sa first time work ako sa BPO. Usually kapag walang promotion, around 5% per annum yung increase niya. Okay naman siya ngayon. So now kasi 11 months pa lang ako, so hindi ko pa siya masyadong alam. Pwede na. Ilang percent ang nawawala sa take-home pay mo because of deductions? Kasi it depends on the situation and cut-off kasi yung nagbabase dyan eh, minsan ganun. So minsan mamatas every cut-off to every 20, ganun. So yun nga, and then yung sa mga pag sa absent din, ganun, medyo mataas din yung kaltas. More or less, di man siya aabot ng 5%. So dahil baguhan pa lang ako, that's less than 1,000 lang per cut-off. Yung usually kasi mas malaki siya sa second, kasi first and second deduction. So mostly nasa siguro 20%. Okay, medyo mataas-taas yun, but okay lang ba sa'yo yun, yung mga deductions na yun? Hindi. O ano na yung mga naipondar mo? For now, wala pa. Sakto lang para sa pamilya. Pero meron ka namang mga naka-list kung ano yung mga priority mo na ipondar? Yung naka-list ko ay yung una, siyempre, magkaroon ng sariling bahay. Ipondar? Wala. Wala ba? Ano lang, parang gamit sa bahay. Ako, motor. Sa akin, as of now, yung motor ko. Motor. So, fully paid na. Fully paid na. Naman. Sing din, motor din. And ano-ano yung mga incentives na nakukuha mo? For now, wala pa kasi since bago pa lang kami, hindi ko pa sure kung ano yung incentive. Pero meron naman na incentives naman. Meron siyang HMO, then yung performance bonus. Yun, incentive is attendance and mostly performance. Sa incentives naman in terms of call center, kailangan mataas yung KPI mo. So para ma-meet mo yung KPI, kailangan magaling ka sa HT, call handling, tas sa mga adherence and attendance din. So yun yung mga incentives na. How big is your HMO coverage and ilang dependents? Paglalagay ka ng dependents, 1,000 per person yun, per beneficiaries. So for me, as a newbie, so wala pa akong nilalagay. Kasi diba, i-enjoy ko muna yung first time mo pa naman diba sa MDSP, enjoy mo muna yung salary mo. Tapos pag okay na, nag-enjoy ka na, matagal ka na, then may mga incentives ka na, then maglagay ka ng beneficiary mo. Yung specific na coverage, hindi ko sure, pero dependent isa. Yung parang covered din, pwede kang mag-add if in any case gusto mong ilagay yung parents mo. Yung dalawang parents mo, then other family members. Pero yung one dependent mo is yung family mo din sa parents mo? Ako, yung sa akin, meron din. And yung cover kasi niya is usually naman on all or most, I'd say, is isa. Pag hindi ka pa regular, one ka muna, ikaw muna. And then pag na-regular ka, you can add one dependent. Yeah. Sa HMO namin, as of now, sa 120,000, which is IntelliCare. Sinabi niya na. Due to inflation rate, masasabi niyo ba na competitive pa rin yung salary ng BPO, sa BPO industry? As of now, siguro oo. Pero may mga ibang company na higher ng salary. So sa BPO, competitive pa rin siya. Unlike sa ibang LOB ng job. Same lang din sila ng sagot. Yun. yes. Ibe-base sa parang
Yung regular sa outside BPO, mas mataas pa rin talaga yung rate na. Oh, so since 5 years ka na, Kuya Riz, mukhang malaki-laki na ang sahod mo, ah. Medyo. Kasi, ang mangyayari kasi is, pag nag-apply ka sa ibang company, iba yung offer ng tenured agent sa mga bago pa lang. Habang tumatagal ka, mas malaki yung chance na malaki din yung sasahurin. Yes, yung BPO para sa akin, kaya nga lumipat ako sa BPO. Dito ko rin magkikita yung future ko kasi most of my friend, all of BPO sila, na nakikita ko naman successful sila sa life nila, and then nasa sa tao din kasi kung paano siya magsasuccess.